itong stream natin. Medyo pinahirapan tayo ngayong gabi. But what's up mga kuya mga teng? Live tayo ulit. Ayan, take two tayo. Welcome sa ating evening show ulit. Live signals, crypto trading, saan gabi-gabi sinisilip natin yung mga paborito nating cryptocurrencies. Nilalatagan na natin ang trade plan para alam natin yung mga pugan at mga talbugan. Ayan, paki-click yung subscribe button sa YouTube, notifications bell, paki-on yan, exclamation point, notify sa Facebook. Okay, silipin natin yung balita natin, yung banner natin, Bitcoin and Ethereum ETF approval expected on Monday sa Hong Kong yan. Ah, mga kuya, mga ateng, silipin natin yung balita na yan. Kamusta? Better na ba than kanina? Parang kanina paputol-putol tayo eh. Kanina paputol-putol tayo. Magandang gabi, Kuis Icha, Kuis Ian, Kuis Gilson, kamusta? Si Ateng Liv, nandyan din kanina, nakita ko, si Kuyang Al Erickson Yap, nandyan, yung mga nagana po ng hardware wallets, bili kayo dyan sa Isaw Shop, nandyan yung link sa description ng video natin. Ito yung balita mula sa cryptoslate.com, Bloomberg is reporting that both Bitcoin and Ethereum ETFs are expected to be approved. As early as Monday daw, mauuna pa ata sa US itong approval ng Bitcoin at Ethereum ETFs dito sa Hong Kong, no? So gusto talagang makauna ng Hong Kong, ha. Ayaw magpatalo. The Hong Kong is poised to approve to launch the new exchange traded funds that will directly invest in Bitcoin, no? So may kaibahan sila dito. Ito, CryptoSlate previously highlighted the progressive nature of these ETFs, noting their in-kind creation model, which could revolutionize the market by providing a more efficient and less risky way of managing assets. Unlike their US counterparts, this model would allow for the actual exchange of the cryptocurrencies themselves in creation and redemption process, potentially reducing costs and improving liquidity. No? So, pwedeng involved pala dito yung mga exchanges, no? So hindi na kailangang mag-create ng panibago ng mga banks, ng mga underwriter ng ETFs, no? Pwede na nila gamitin yung liquidity ng mga exchanges. Ayan. Maraming demand dito sa atin sa Southeast Asia, no? So the success of these ETFs could bring several benefits to the Hong Kong market. These include enhancing investor protection, promoting orderly market conditions for underlying cryptocurrencies. Kasi nga naman, no, kesa unregulated yung crypto, o yung mga gusto mag-crypto, ito yung ETFs. Ayan, at least protected kayo, no, because that's an exchange traded fund, no, regulated yan nung SEC nila, SFC sa Hong Kong, no? Para hindi maligaw yung mga investors, no? So kasi maraming problema nga sa mga exchanges, tapos maraming hindi, karamihan talaga hindi regulated, no, unregistered exchanges na nag-ooperate sa mga countries like dito sa atin sa Pilipinas, no? Eh ito ay magandang step forward, no, para sa crypto industry, para rin sa Hong Kong. Okay. Na sana, no, sana itong ating mga regulators maisip din nila 'to kasi hindi naman ito bawal sa atin. Pwede kaya magkaroon din tayo ng ganito, Bitcoin ETFs, spot ETFs para 'yung mga taong gusto mag-invest sa Bitcoin tsaka sa Ethereum man lang, no, magkaroon ng chance, no, kung ayaw nila ng mga unregulated exchanges, ede sila na magpa-trade. Sila na magpa-trade. Bakit? Ayaw na magamitin ng mga tao yung ibang exchange na naka-register. Diba? So, although, I believe, no, para yung ano, etong nangyayari sa atin. No, kasi marami issue sa Coins PH, sa G-Crypto. No, so, sinasabi, mataas yung fees, malaki yung spread. No? Ito yung aking ano dyan, comparison. No? Before, nung bago yung Skyway, ang sabi ng mga tao, walang dadaan dyan kasi ang mahal, dito na lang kami sa nakasanayan namin sa ilalim. O, yung iba nga nagse-service road pa kasi sobrang traffic nun sa SLEX, dahil ginagawa yung Skyway, so nagse-service road yung iba, wala pang toll gate, diba? Pero as time passed by, nasanay na yung mga tao,
No, so na-realize natin mga mga taga dito sa South na kesa mag-ilalim ako, ma-traffic or mag-service road ako, mas ma-traffic sa skyway na ako sa ibabaw. Magkano lang yung diferensya? Okay. So, pwedeng ganito rin natin tingnan ha. So, ibig sabihin masasanay din tayo. No? Pero sana wag naman alisin yung mga options na pwede nating gamitin, no? Although I believe para sa atin rin naman 'yan, no? Kasi syempre ganun talaga, they need to be regulated, no? Kailangan talaga registered. But yun nga, hindi yan magpapara regulate yung mga exchanges na yan kasi wala tayong futures, wala tayong leverage trading, wala tayo dito. So hindi yan mga magko-comply. So it's up to us if we still want to use them. So at pwede naman, no, pwede, although hindi ko lang na kuha yung sagot. There are other options, no. We can use decentralized exchanges to trade yung mga non KYC, no. So pwede natin 'yan gamitin. Bakit? Dahil wala naman nakalagay diyan kung saan tayo nakatira. All right, no. So you can also protect your ISP, yung ano ba tawag to? Hindi ISP eh. yung address, no, IP address, no. You can use your VPN while using the non KYC exchanges, no, yung mga DEX. You can also do that, okay, kasi itong investigation kay Uni, no, itong investigation kay Uni eh, pwede mag-develop din, baka mamaya pati yung mga ibang DEX ay habulin din, no. So sana itong move na to ng Hong Kong, no, maging wake up call din dito sa atin sa Pilipinas, kasi pwede rin naman nating gawin to, no. So bakit ba hindi tayo isa do sa mga nauna dito sa Bitcoin ETF, Ethereum ETF, eh napakarami nating nagki-crypto dito, no, napakaraming involved sa cryptocurrencies, makikita mo sa mga meetups, no. And kahit yung mga ibang kakilala natin, no, na nasa government, mga medyo may edad na mga bata, mas marami involved dito sa crypto than the stock market ngayon, no. And this could benefit also the Philippines. Bakit? Tingnan niyo to. Mula sa PSE Edge, total volume today ng PSE, Philippine Stock Exchange, 523 million pesos only. Ayan. Good evening, Kuis Arnold. Ang nipis po ng volume, hindi nakaka 1 billion pesos. Pesos pa 'yan. O eh panis 'yan sa ano, panis 'yan. Baka kahit sa DEX na meme coin, ano 'yan, panis 'yan. 'Di ba? So, ang nipis ng volume, if they are going to offer this Bitcoin and Ethereum ETFs then dito sa atin, makakakolekta sila ng tax, merong service fees, magkakaroon ng magandang volume. 'Di ba? Kasi ang dami natin eh. Dami natin na na-involve sa crypto, and this might be a good time din, no, pagka nangyari 'to, yung mga AirPods natin, na ayaw mag-invest, yung mga titos at titas natin, no, na sinasabing scam yung crypto. Ayan. Na yung chance nila para makapasok, hindi na nila kailangan mag-open ng exchange, no? So doon na lang din sila sa broker nila na nakasanayan, doon na sila bibili ng Bitcoin at saka ng Ethereum, no? So para magkaroon ulit ng sigla, no, yung market natin dito sa Pilipinas. Alright, yan ang balita natin ngayong gabi, atid sa inyo ng Bybit. Ayan, mag-create na ng account sa Bybit, nandyan po yung link sa description ng video natin. Let's move to Bitcoin charts. Ayan, kamusta yung ano stream? Okay na ba? Hindi naman ako nagpuputol-putol, nawawala-wala. Ayan, sabi ni Kuis Danilo, paki-comment mga kayo mga ten kung okay ba yung stream natin, no? Press 1. Hey, kasi naranasan na ng Pinoy pag bull run, maintenance site tapos babalik pag site. Ang site downtrend na. Hindi naman siguro lahat, no? Hindi naman siguro lahat, pero sa coins, okay naman naging experience namin with coins before. Ayan, hindi na, ayos na. Salamat, Kuis Mark, dyan sa Facebook ng
Kuya Jerome. Sa YouTube kaya, okay na? Okay na ba tayo sa YouTube at saka dyan sa Facebook ng SLG? Okay ba tayo dyan? Sa TikTok, okay ba tayo? Okay naman kami dati sa ano, sa okay na din sa TikTok. Ayan, salamat. Take to tayo, Tito Benben. Nung nakaraang cycle, no? Okay naman kami, nakapag-out naman kami sa coins, although nilipat din namin sa kabila. Hindi namin ginamit 'yun to cash out peso yung coins kasi during that time maliit yung limit. Maliit yung limit. Ngayon, in-increase na nila parang 10 million a month na yata pagka level 3 ka. Oo, pagka level 3 ka and some, kagaya yung sa akin kasi meron akong OTC, parang 4 million yata, 4 million a day. Ganun yung limit natin sa Coins PH. No? So, dyan na exit namin. Ayan, no? for the coming bull run. Coins PH o BTC, nakabenta na ako dyan sa Coins PH OG. Oo, diba? Alam ko may video si Tito G, no? How to fund yung ano, yung Coins PH accounts nyo. You can also use, pagka malaki, kasi syempre hindi mo magagamit yung GCash mo. Kasi ang diniscuss Tito G doon, pinakamadali talaga GCash. But let's say you're going to cash in 2 million pesos. Hindi mo magagawa sa isang GCash kasi 100k lang ang limit sa isang araw. 500k lang ang limit sa isang buwan. Tapos kailangan mo na gumamit ng ibang GCash. At kaso, tatanungin ka kasi may KYC sa coins, no? So magkakaproblema ka. One way to do that, no, para makapag-cash in ka ng malaking account is through Union Bank. Okay, meron diyan account number si Coins PH, Betur Inc. Cash deposit nyo sa Union Bank, ilalagay nyo lang yung ano nyo, yung reference number do sa coins, tapos papasok na yon yung deposit nyo do sa account. Halos mga 5 minutes lang na ano yan, na interval, no? And at the same time, yung cash out, no, mas madali na ngayon kay Coins PH. Good evening, Kuis Bernardo Medina. Hello po, Kuis Gilson. Ayan, okay na ang ating live stream. Salamat naman. Kinabahan ako. Sabi ko, mukhang hindi tayo makakapag-live. Kung kaya lang Friday. Okay, I'm looking at the Bitcoin chart dito sa monthly. No? Monthly chart ng Bitcoin. Okay? And at ang nakikita ko talagang konso ito yung monthly candle natin, mother candle natin, 73.8 to 59, no? So 59 area is still on the table, no? So hindi, wag pa rin natin tanggalin kasi yung monthly candle natin yun low. Alright, and if you go back, ayan, kasi nag travel back ulit ako. So binalikan ko yung April kasi nandun yung feasibility ni ano ni Kuya Luis, no? So maaalala nyo, he posted that he sold 2 million worth of crypto, 2 million pesos worth of crypto na ng mga altcoins kasi yung April and May are red months, and it is true, no? In the past 3 years, no, so 2020 hindi, flat lang. No? So 2021, ito April and May, ito malaki. Ito yung malaking dip pala natin. April and May. 2022, kasi yung 2022 natin. Ito yung 2022 natin. So, markahan natin. 2021, 2022, yan, April and May to, ah. 2023, ayan, ito hanggang ano, hanggang August 2023. In the past 3 years, pagdating ng April, May, medyo namumula tayo. Okay? So hindi malabo na maulit, no? Although this is a halving year, kaya pwedeng iba, no? So at saka syempre meron ng Bitcoin ETFs, marami na talagang sumasalo, no? But pwede pa tayo makakita, no, ng red month, April or May. And May, no? So pwedeng dalawa yan. Pwedeng dalawang magkasunod na buwan. And
It seems like naman, no, pwede dahil hindi pa natin na-take out ulit eh yung ating high. Although we are holding the 70,000 level as of now, if we look sa daily time frame natin, we are back naman doon sa ating triangle, no? sa wedge. So ito, nandyan tayo, balik tayo dyan, and we are currently testing yung support natin dyan. So we are out na actually dyan. Kahit bumalik tayo, we will be below na. We will be below the this trend line, and or we need to adjust the trend line kung sakali. Ito, itong trend line sa ilalim. Pagka pumunta na siya ulit dyan sa ilalim, no? So medyo konso lang, no? So in the past few days si Bitoy, pero kung kilala niyo na yung ugali ni Bitoy, no, pagka tumatahimik, nanggugulat yan. So, saan yung mga instances na yun? So, yan. So, nung tumahimik yan dito, bumaba. Tumahimik dito ilang araw. So, ngayon tahimik ulit, ha. Okay. Dito tumahimik, nag-pump. Okay. So, usually, yung thesis natin na the big moves come after a consolidation, no? So nababox mo muna, no, giving you time to digest ano ba yung pwedeng gawin ng market, ano ba yung sinasabi sa atin ng market, or give us time na pwedeng maghanap ng pondo, pantaya para pag gumalaw na yung market, ready na tayo to buy the breakout or buy or sell the breakdown. Pwede or mag-sell dito sa ano, kasi meron pang mga tao dito eh sa all-time high. So may mga tao pa diyan sa all-time high, that's a bearish area pa. Bear area pa to. No, and ito medyo kontrapelo, no, but if the price is going up, no, so most of the patterns pagkapataas ay forming siya ng bearish pattern. Perform siya ng bearish pattern. So, kaya yung sabi natin, yung parallel channel, pagpataas, pagka gumawa ng parallel channel pataas, ayan, ang iniintay natin ay breakdown and retest. No? Papunta sa ilalim, papunta dun sa previous support area natin. Predict, may nag-predict babalik daw ng 12K? Subukan niya. O, subukan niya bumalik ng 12K. Maraming yayaman. Marami rin maghihirap yung mga habol ng maaga. Maghihirap for a time at yung magkakat dun sa ilalim, no, pero kasi halving na Kuis Danilo, actually ilang araw na lang bago maghalving, 8 na lang ba? O ilang araw na lang, next week na halving na. No, so kung magto 12K yan, that's a big opportunity. That's talagang sumisigaw na yan. No, screaming buy opportunity na yan para sa atin na nakakaintindi, no, na nakakakita ng opportunity kapag ka 9 days na lang, tama ba to, 9 days, oh, sige, 9 days, April 22 daw, oh, parang nakaraan 19 to, sige, April 9, April 22 ang ating halving, ayan, parang yun yung sa bitskwela natin, wait lang ha, ay hindi April 24 yata yung sa Bitskwela. Alright. Subukan nyo mag 12K. Pati kapitbahay ko. Ibebenta ko. Oo nga eh. Kung pwede lang. Di ba, Tito Pogs? Oo. Pati yung kalabaw. Talagang bentahan na ng kalabaw. No, kawawa yung mga kalabaw. Mabebenta talaga. Matatapa ng maaga eh. Kapag ka bumalik ng 12K yan. No, napakalaking opportunity para sa atin. At pabor sa atin ng mga nakakaintindi, lalo na dito sa crypto OG natin, si Ateng Rock. Diba? Para kang nanalo ng ano niyan, Ateng Rock, parang nanalo ka ng Ben Cab na ang presyo, ano, walang nagbid kay Ben Cab, nabili mo lang ng 2M, pero 3x4. Diba? Walang nagbid, ikaw lang. Diba? So, jackpot yon, jackpot tayo dyan. Oo, and hopefully, kung mangyayari yan, ha, mga kuya, mga ating, ay sana, unang-una, may pambili, no? So may pondo pa kayo na
na itabi. Pangalawa, sana decisive na kayo. Pag dumating yung pagkakataon na yun. Okay? Kahit di ko kalabaw, ibebenta ko. Tama. Marami tayong manghuhuli ng kalabaw. Pag nagkataon, pati yung kalabaw ng kabilang farm, ibebenta natin. Mapapaloan. Oh, yan, si Guys Jetro. No, so, kung matatandaan nyo, yung istorya ni Tito G before, no? So, he sold everything. Yung kanyang mga stock holdings, no? From PSE, transferred to crypto. I think sa CoinsPH pa niya yung dati pinasok, no? Nung finally naniwala na siya na this is the next big thing, no? Itong crypto. Sabi ko lang kasi sa kanya, kuya, digital gold daw eh. Digital gold din daw eh. Sabi, digital gold daw, sabi ko, namimina ko lang sa computer eh. Sabi ko, pero na ite-trade naman. 'Di ba? All in na. Si Kuis Ronaldo, all in na talaga pagka ganyan. No? So, yan yung mga price point na hindi ka na mag-iisip. Pikit mata na yan, tapos mag-aabang na lang tayo. No? Pero isipin mo, nasan kaya yung presyo ng ADA, nasan kaya yung presyo ng MATIC, no? ng Solana, pagka nangyari yun. No? So, sana wag flash yung needle lang. Mabilis na dandan, ano naman, mabilis na dandan, ibig sabihin ay drop konso, drop konso, no? So wag yung isang needle lang tapos huhugutin ulit the same day, di ba? Ayaw natin yun. Wala tayong opportunity doon. Oo, kasi karamihan talaga matatakot sa atin, di tayo mapag-decide kasi baka yung most probably yung mga pila nyo nandyan, wala na. So, wala na. Kahit ako, tinanggal ko na yung pila ko eh. Kasi nga, nilagay ko doon sa launch pool. Kaya lang, tapos na yung mga launch pool. So, kinapi ko na ulit sa akin. Kinapi ko na ulit doon sa copy trading natin sa XNES. No? So, yung mga gusto mag-copy trade, meron tayo dyan sa XNES. Binalik ko na ulit doon. Kasi wala pang launch pool ulit ngayon. Kuis, payo nga, sabi ni ating Charlemagne. Hatiin ko, hold ko na ADA para sa ibang coins. Payo nga, if hatiin ko or hold ko ang ADA para sa ibang coins. How are you going to choose your coins? No? So kasi ateng, this is also the mistake that most of us made during the previous cycles. Yung binitawan ko yung mga binodega ko na iba tapos nilipat ko dun sa mga nagliliparan. Okay, mahina yung volume natin sa YouTube. Nako, lalakasan ko na lang ko is yung aking boses. Ayan, lalakasan ko. Dikit ko kaya dito yung mic sa akin. Sige. Medyo i-adjust ko yung volume ng aking aking boses. But that is the mistake, no, na ginawa namin. Marami kaming gumawa niyan po dati. Yung naiinip ka kasi yung token mo tulog. Nandito, nagko-konso, habang yung iba, nag-aakyatan. Okay? Then, you finally sold Cardano. Balik tayo. Puntaan natin si ADA. Then, you sold Cardano kasi sobrang tahimik niya. So, sobrang tahimik niya. Nagko-konso siya dyan. Nagko-konso lang siya. No, so bebenta mo si Cardano to buy what? Okay? So hanap ka ngayon ng bibilin, no, kasi pero most probably yan yung mga nagliliparan, yan yung mga trending na tokens bibili natin. Kasi ganyan din ginawa namin dati. All right? So iwanan mo si Cardano, then the moment na binenta mo at bumili ka doon sa kabila, late ka na doon sa kabila, magre-retrace na yon pagkabili mo. Tapos si Cardano, pagkabenta mo, bababa ng konti, let's say hanggang dito sa support sa 55, tapos magre-recover na. Siya naman. Sa kanya naman papunta yung money flow. Alam nyo po, dito sa market, sa game of money flow, no? So, hindi lang po yan buy and sell, lahat tayo, parang tayo mga retailers. Hindi po. Yung mga funds po, ay umiikot, no? So from one sector to another, parang sa stock market din po, no? So
if you know how to read that, kung paano mo matatimingan, yung iba magaling dyan. So ako kasi nandito lang ako sa mga top tokens. No, so kung kaya mo 'yun matimingan, mas maganda. So let's say tulog si Cardano, saan ba 'yung susunod? 'Yung susunod ang hahanapin mo, hindi 'yung trending na. No, kasi most of the time late na tayo doon. Okay? So binenta mo si Cardano, nag-correct ng konti. So feeling mo tama. Tapos biglang hahatawin 'yung binili mo naman, tapos na pala 'yung money flow doon. No, so hindi po 'yan malabong mangyari, no, dahil nangyari sa amin 'yan ng paulit-ulit. Alright? No, so if you want to buy other tokens, pwede siguro benta konti, no, so medyo naiinip ka na kay Cardano, benta ka ng konti or benta mo 'yung kalahati, then you buy something else, no. So wag lang 'yung sobrang ano, patalon-talon. Okay, kasi mapapunish ka din diyan, no. So unang-una 'yung fees sa mga exchanges, no. Pangalawa, kung kailan, yun nga, kung kailan bumitaw ka tsaka yan lumilipat, usually ganyan. O, kasi nga walang galaw, no? So isipin mo si Cardano, ganyan lang siya, walang galaw. So kasi yung volume niya tulog. And then suddenly all of us, no, lahat tayo nandito sa tambayan nagbenta. Magkakaroon ngayon ng red volume na malaking ganyan, no? Parang ganito. Magkakaroon red volume na ganyan. Mapapansin ngayon mga buyers, sasabihin nila, "Uy, may mga nagbenta na." Oo, so ito nagkaroon, let's say nagkaroon to na red candle dito. "Uy, may mga nagbenta na. Bili na tayo." Ayan, bili na tayo. Ayan, magre-recover na ngayon 'yon. No, kung sabay-sabay ganyan lahat iniisip natin, and usually ganyan. No, so kaya yung mga entries natin, mapapansin niyo sa gold, yung mga nakaka-copy trade, iniintay natin yung buhos. Oo, yung ating mga sniper areas nandoon, pagka binuhusan na, lalo kung malapit sa mga key areas, no, doon na natin binabanatan ng mas malaking lots, no, kasi nandoon yung mas high probability na trades, kasi marami nang naipit. Makabili ng token ng BlackRock. I do not know actually. Hindi ko alam kung saan makakabili ng BlackRock. Hindi abot ng knowledge ko. Mahina ang volume sa YouTube, nititaas ang level, kaso bigla ka nag-adjust. Nagising kapitbahay. Cardano, may upgrade na yan, sabi ni Kuya Danilo. Diba? So mostly kasi, yung mga tao po, kaya tumatahimik yung token, nag-iintay. So nag-iintay sila kung anong mangyayari. Pero, these people are slowly accumulating. Yung mga whales, ayaw po nila bilhin kapag sobrang nagtitrend na yung market kasi matutulak na nila. Ito yung mga time na nag-accumulate po sila. Ito yun. Tapos bigla na lang tayo magugulat, bigla may pump. No? So imagine this pump from 57 to 80, that's 40% to the upside. No? So kung matagal ka na nag-intay, ba't pa tayo ngayon bibitaw? Malapit na yung halving. 1 week pa yan si Cardano, lilipad na. Grabe kayo mga hype. Ay, hindi po yan ano, ha? Hindi po yan guarantee. Wala po nakakaalam kung kailan po yan lilipad. Okay. Nagkakatuwaan lang tayo. Diba? Kuyang, sa demo ng gold sa XNES, paano kung naipit na ako? Need ko ba i-close na yung ipit or wait kung bumalik sa short? Ganito ginagawa natin. Kasi ako madalas din ako maipit. No? Kanina naipit din ako. So let's say, sige, saan ba tayo? Okay. Kasi, punta na tayo sa gold. XAU. USD. Grabe yung chart ni gold, no? Grabe. All-time high na naman. Congratulations sa mga nakadali nito. Kasi nag-short ako dito kanina. Pagising ko. Wala pa palang 9 o'clock. Kasi tumakbo ako ng maaga, tapos nakatulog ako ulit. So sabi ko, 9 o'clock na ako gigising. Akala ko tinanghali na ako ng gising. Tapos nakita ko binobomba. Saan ba yun? Eto. Punta tayo sa 15-minute chart. Sabi ko, ang layo na sa pivot. Layo na sa pivot. Eto yung 9 o'clock. Eto. Dito ako napabili kanina. Ayan. So kasi
nagre-resist na dito sa area na to. Yan. Diyan ako bumili kanina. Dito, yan. Tapos, mga 30 seconds, pagkabili ko, binomba. Tuloy-tuloy. E, then, naipit tayo. Oh, naipit tayo dito. Then, dito na tayo bumomba. So, dito tayo bumomba. Tapos, lumabas din tayo. Ito, hindi na natin inintay na mabalikan. Oh, so, ganun yung ginawa natin discarded dito kay Gold kanina. Let's say, no, so total demo yan. Ito ha, kung ako nandyan sa trade na yan, no, so I know that there is a resistance, no, dito sa area na to. Yung pagbalik dyan, kung mabilis, no, so kung mabilis yan, tutusok dyan, dito, yan, tutusok dyan at mukhang magni-needle top, isu-short ko yan dyan. No? Maybe twice the volume nung naipit, no, or ako kasi iba-iba yung ginagamit ko. So sometimes I use, most of the time, I use 0.01 lang eh. Minsan 0.03. Kanina 0.03 ako dito. Tapos 0.05 somewhere dito. Tapos dito yan. Yan. Parang ganyan yung naging trade ko kanina. Then I close lang somewhere lang dito. At net positive. Ah, nakalagari pa yata ako ng isa. So dito. Nakaklose ako dito. Hindi ko naklose to. So meron na ako na TP dito. Then I entered again, no, higher high ulit, needle top. Then I exited dito with net positive lang. Then I stopped trading. So maaga pa lang, nag-stop na tayo ng trading. And nag-continue ako ng trading sa demo. No, so sinasabay ko yung demo kasi doon ako nag-aaral din, no, to improve my entries, to improve my trade management, to improve my lot size, yung position sizing ko, and also to improve my confidence dun sa system na ginagamit ko. No, so yun yung that's my way, no, na may improve continuously. No, so pwede niyo ring gawin side by side. Nandito sa isang monitor ko yung demo, nandito sa isang monitor ko yung MT4 for the copy trades, no? And okay na, pwede ba i-share sa inyo? Teka, tingnan ko. This is demo account, ha? Ay, hindi pala. Close ko na, sorry. Close ko na yung demo account. Bukas, wala na. Monday na pala yun. Oh, so, I'm trading also sa demo, no? So, hindi lang po kayo yung nagde-demo. Yung mga bago po magte-trade sa gold or sa kahit na ano exchange, if you're a newbie, no, hindi mo kailangan maglagay kagad ng pera. Actually, I highly discourage you to put in your hard-earned money agad-agad kung hindi ka pa marunong mag-trade. Yung bagong saba ka lang dito sa crypto, kahit marunong ka sa stock market, mag-demo account ka. Yung mga exchanges, mayroong mga demo accounts yan. No, so, si Xness, may demo account yan. Mag-demo ka. Kahit kami po nagde-demo kasi gusto naming mas mahasa. No? Kasi minsan, lalo ako, mayroon akong alarm. No? So, naglagay na nakikita. Naglagay na nga ako ng alarm clock dito. So, may alarm clock na ako dyan. Para sa cellphone ko, may alarm na din. Para kung wala ako dito sa bahay. Nag-a-alarm na yon to stop trading. Pagka 4 o'clock. 4 o'clock, I wrap up, no, as much as possible kung wala ng entries. No. So, kung meron pa, ay managing na lang ng entries kung may ipit. No. So, ang mangyayari, sa demo, pwede pa akong maglaro dun sa demo, pantanggal ka tiba para hindi ko nagagalawin yung ano, para hindi ko nagagalawin yung main account. But now, since I have a goal dun sa demo ko, no, so this is my goal, no, so pwede nyo ring gawin. No, so if you are developing a system, ganito kasi yung ginawa ko last year, no, so dito sa Xness account. Nag-demo account ako, tin-reply ko yung account 2 times. No, so naglagay ako lang 500 sa demo, ah, demo account. Nung naging 1.5, nireset ko ulit to 500. Nung naging 1.5 ulit, I started trading on my own account. O, yun yung ginagamit natin sa copy trade ngayon. So, I applied kung ano yung ginagamit ko sa demo, in-apply ko sa sarili kong account. And then, nagkaroon ng stats, syempre yung ating account, no, so tapos pwede na siya ipa-copy, yun yung kinakopy nyo ngayon, alright? Tapos, and now,
No, so syempre iba rin yung ano eh. Ito habang nag ano, habang nagpo-progress tayo sa trader. So na nararamdaman mo rin yung pressure kapag ka maraming ano, marami ng volume kasi I'm not trading just for myself na naman. No, so nararamdaman mo na yung pressure, iniingatan mo na yung account, no, so it's becoming a scared fund na, a scared money na siya. Hindi mo na maklik yung buy kapag ka let's say nandito na. No, so medyo natatakot ka ng bumomba dyan kasi baka mag-bleed kung sakaling tumagos, magbi-bleed, magpapanik yung mga copiers. No, so that's why I'm doing the demo para maibalik ko dito sa current account, no, yung confidence na ginagawa ko dati dito sa demo. Kaya kung babalikan mo yung history ng account ng mga previous months, ang lalaki ng talon, no, tapos pagdating nung February, kumunti na. Pagdating nung March, negative 2% nga kami. Tapos ngayong April, hindi ko pa nasilip kung ilan. Parang kapon, plus 5% kami. So baka plus 6% ngayon, ngayong araw. So medyo bumababa kasi I need to be conservative dun sa, ano, dun sa portfolio. Pero gusto ko rin ibalik kasi dun sa demo account, sa demo account with the same ano investment, 2000 din yung nilagay ko kasi do sa CopyTrade 2000 din. Our daily, malaki yung ano, malaki yung yield, no, and it used to be like that. So gusto ko maibalik pero gusto ko munang patakboy ng mas matagal, no, para hindi rin matakot yung mga, para hindi kayo kabahan. Masanay muna kayo diyan sa maliit. Aha. Madami daw project si Cardano. Bull plug pattern. So, nag-materialize bull plug pattern ni Gold. Ito nga yung tinitingnan ko kanina nung nagtitrade ako. Kaso nasa demo na ako nun kanina. Ito to. Ito. Ayan. Ito na short ko pa to. No, tapos nag-breakout dito sa ano, nag-breakout dito sa cup and handle. Tapos umover na siya. Over. Ayan, mabilis na naman, no? So you find entries diyan kung magdi-needle na yan diyan. And you can find short entries po. Usually ganyan yung mga ini-entryan natin for a quick trades lang. Bakit? Kasi malaki na yung lot size natin pagdating dito sa key area. So kasi minsan lang yan, no? So like ito, nag-high ng 2399.9, 2398.9, yan, dyan na sa area na yan. Kung, let's say, one board lot yung nilagay mo, that's already $100. Diba? Parang gusto ko mag-trade din, sabi ni Kuya Danilo. Mag-demo ka muna. Sabi ni Kuya, madali lang po ba mag-KYC sa gold dyan sa exchange? Apo, madali lang naman. Madali lang. Yun lang, kailangan mo ng Philippine ID, no, kasi sa experience ng mga titas and titas natin na OFW, mas mataas yung deposit requirement kapag you're using other locations, no. So gamitin mo Pilipinas, gamit ka ng Philippine ID, $200 yung minimum investment, no, sa pro account, no. So ito, sakto na yung ano, sakto yung short niyo diyan. Congrats po sa inyo. Okay, so that's how we trade. No, so imagine, kung naipit ka, let's say, hindi ko alam kung saan ka mag-short eh. Okay, let's say nag-short ka dito. Ayan, nag-short ka dito kasi nakakita, or dito, ayan, nakakita ka ng mga needles dyan. Dito. So sa 5 minutes, pagbaba mo sa 1 minute, may mga needles. Ayan, so makikita mo, merong resistance dyan. Nag-short ka, ipit ka kasi binomba, but you saw that there's a key level above. Hindi malayo, alam mo hindi lalayo na yan dyan. And it's a Friday, bitin na yung pump, no? Mabibitin na yung pump dyan kung sakali. So you shorted and now this one is gaining with a higher board lot. Massive na yung gain mo dito. Ito, green na ulit, no? So you can close and wait for another setup or call it a day. So minsan, madalas ako ngayon, isang setup lang, pag okay na, I stop. And
nag-aaral na lang, nagba-backtest, no? So para getting ready para pagka nakuha na natin ulit yung ano, yung rhythm natin, no, dito sa market, kasi naiba yung ano eh, naiba yung dynamic nitong gold. Ang laki ng pagkakaiba po. If you will look ng mga last quarter, two quarters ago, maliliit lang yung galaw nito ni gold. Ngayon, sobrang lalaki ng talon, no. So thereby, kapag ka nagkamali ka, ipapanish ka talaga nito. So you be careful with your position sizing, napaka-importante. 2384. And then dapat, kung naka-short ka doon, dapat dito ka nag-short din. Okay. So kung nag-short ka dito ng malaki, yung 2384 mo, 2384. Although ito ay medyo malayo, pwede kang lumagari dito. Pwede kang lumagari dito. Yesterday, naipit din ako, hindi ko na matandaan kung saan. But what I did, ay para naipit ako ng long. Okay, naipit ako ng long. Naipit ako ng long. Tapos bumaba siya. Naipit ako ng long kasi I tried a breakout play. Let's say diyan. So tapos I enter dito kasi may support. Ayan. Tapos nung binrake, what I did, shinort ko. Shinort ko na hanggang dito. Tapos nung nakatipi ako, and I saw a long entry, naglong ako ulit. Tapos pag bounce, I close everything and I stop trading ng net positive. So sometimes iba-iba yung dynamic ng market, iba rin yung atake. So ito dapat, ayan, diyan ka na nagsishort dun sa ibabaw. Kasi binomba, kung napansin mo yan, sa 1 minute mabilis. Ito yung bomba na to is mabilis. No? But that's a quick play kasi pwede rin mag-bounce. Remember, 1 minute yan. So mapapansin mo pagdating diyan sa area, dumadami yung volume. Pero walang bumabasag. Meron resistance diyan sa area na yun. All right. 909 na. Magkuyang nose muna tayo. Magbabalik. Teka, kuyang nose na. Direkta na tayo. Ayan. Kuyang nose for the night. Ang sabi dito, rise and rise again until lambs become lions. Mula kay kuyang Robin. Hindi Padilla. Robin Hood. Ayan. Mga kuyang mga ateng. No, so, same with trading. Okay. Dadaan at dadaan tayo sa mga series ng losses natin, sometimes liquidations, dadanasin natin lahat to, no? But if we keep on rising, no? So talpak lang ng talpak, sabi nga ni Atong Ang, baka pagkabinenta mo yung rep, o baka yung kalabaw na ibebenta ni Kuis Pogs, o baka yun na pala yung swerte, no? But kidding aside, no, we keep on improving ourselves, no? Kapag ka meron tayong mga mali na ginagawa, no, may mga losses tayo, we use those as lessons, no? So yung mga mistakes natin, gawin nating mga lessons. And also, no, maybe our portfolio right now is a lamb, no? Tahimik lang, maliit lang kasi, no? So but the time will come, magiging lion yan, magiging whale ka na, no, dito sa atin sa crypto, from shrimp to whale, no? So that's very much possible. Marami na pong kwento na nangyari yan. No? And also, you being a trader, you could be a lamb kasi you're a newbie pa. Newbie ka pala ngayon eh. Natural, no? You'll make mistakes. Medyo napag-iiwanan ka ng mga matatagal na dito sa market. And that's normal. Okay? Ang importante, you just continue learning. Okay? Then one day, hindi mo na raramdaman, no, dahil nauubos na yung mga mistakes na pwede mong gawin through journaling, na na-eliminate mo na sila at hindi mo na nauulit, you become a lion, no? So you become an alpha na dito sa trading, hindi mo nararamdaman, no? So you'll realize slowly from being a consistent loser, you'll gain break even for a few months, then may gain ka na konti-konti, no? So consecutive months hanggang sa susunod, mas malaki na yung mga nagigain mo, no? So consistency. At yan ang ating kuyang nose for the night. Please follow and share for more. Hatid sa inyo yan ng BitGet, mga kuyang ating. Ayan, balik tayo sa ano, kwentuhan. Kwentuhan natin or chart. Ayan, balik tayo sa chart natin. So gold. Ang ganda ng short nyo dyan. Congrats po sa inyo. Sa gold. Sige, silip tayo isa.
Si Bitget pala ha, mayroong Bitget wallet, yung mga wala pang Bitget wallet. Ito kakasabi lang natin kanina. No, so this is a decentralized exchange, no? So iba to sa Bitget exchange na ginagamit natin na centralized exchange. Ito po yung kanilang DEX. So pwede mo yung MetaMask mo, pwede mo i-connect dito. Connect wallet, pwede mo i-connect yung ano, ito, da-download mo muna. Tapos mapupunta siya sa extensions mo dito banda, parang MetaMask, parang Ronin, parang Phantom. No, mapupunta yan diyan. Pwede mong i-import yung MetaMask mo at ito na yung gamitin. No? So maraming pwedeng gawin dito sa exchange na to, hindi lang para mag-swap. No, so merong NFTs, no, merong dApps, merong staking, no. And I think meron din futures dito in spot trading, no? So para na rin tong ano, para na may order book din, para rin tong centralized exchange, no, but decentralized, no. So and as far as I know, this is ano, non-KYC din, no? So this is a non-custodial wallet, mga kuya, mga ateng, no? So create a Bitget wallet account, nandiyan po yung link sa description ng video natin. You can try this, and at the moment meron silang BWB airdrop, no? So yung mga naghahanap ng airdrop, pwede nyo subukan yung airdrop nito hanggang April 28. So meron pang time, may mga tasking lang na kailangan gawin dyan. Alright, good evening. Prediction ng The Simpsons, may economic crash. Parang ano naman sila, no? Parang ano tawag dito, tumatama naman, no? Tumatama naman sila sa kanilang prediction. Eh, alam naman na natin yan. Alam naman na natin yan, no? So, kumbaga, wini-window dress lang nila tong ano, economy natin. Pero, puputok din yung bubble na yan, no? So, although ayaw natin mangyari, but we need to be prepared, ha? So, mag-imbak na kayo ng mga crypto nyo. Mag-imbak ng stable coins. Mag-imbak ng fiat. Mag-imbak ng ginto. Alright. Lodi, sa Terronex, magkakapera ka ba doon? Hindi ko po alam. Hindi ko ginagawa yan, Terronex. Yeah. Uh-huh. So, may gagamitin ka lang na code. Ay, sorry, hindi po ako nagaganon. Idol, pwede ba magpaturo kumita ng pera ng walang pera, walang ID or e-wallet? Hindi ko rin alam kung paano yan. Yung mga airdrop, kailangan mo ng wallet kasi kailangan may mapaglilipatan. No, pero syempre, may kapalit. No, yung wala kang pera pero may oras ka, yun yung commodity mo. Okay? Pwedeng wala kang pera pero may talent ka, yun yung commodity mo. Pwede kang mag-work to earn. Sa McDo. Okay? Or if you know how to edit videos, to put subtitles, to make thumbnails, kung ano-ano, maraming trabaho online. Para habang walang pera, gumawa ng pera para meron pang trade. Good evening, Kuis William. Mahirap kasi mag-trade pagka walang pera. So, I've been there. Ang hirap po kapag medyo gipit, tapos ang pinante-trade mo kailangan mo. Okay? Or yung iniisip mo kakailanganin mo in the near future. Mahirap kasi may pressure pa. Bukod doon sa pressure ng market, may pressure pa na dapat kumita ka ngayong araw kasi yung kikitain mo ipambibili mo pala dapat ng or pambabayad mo dapat ng Meralco. Mahirap 'yan. Silipin natin Ethereum. So the way to do it is to find a source of income. Uy, binuhusan. Congrats. Congrats po sa inyo. Ethereum ba to? Ganda ng buhos. Alright. Support area. Trendline. So, pwede tayong bumalik dyan. Ganda ng buhos. Tingnan natin kung may continuation. Around 3,400 our support area. So, okay yan. Ha? Ganda ng buhos. Kaya alam, may naiwan pa akong isang position sa Bitget copy trading. So, meron tayong copy trading sa Bitget kaso puno pa. Wala pang slot kaya hindi ko kayo mapapakopya. May DYDX pa ako na naipit. Down for 4%.
din natin na out kahapon. Naiiwan. But anyway, doon talaga babalik din yan. Spot yun. Spot yung copy trading natin. Sipag at tiyaga at oras internet para task to earn crypto. Yan. Totoo yan. Pwede yan. So, kahit walang pera, pwede yan. Kaya, syempre, kailangan mo na pagbayad ng kuryente na pera. Pero, maraming paraan. So, isip-isip lang kung paano. Kung may sweldo nga lang yung pagiging basher, baka marami na rin yumaman, di ba? Sige. Okay na PC mo. Yung internet ko okay na. Pero yung PC ko hindi pa okay yung PC ko. Ipasok yata si yung binata ko bukas, hindi pa ako makakabili ng PC. All right. Di na kami magpapaloko sa coin. Kayo na lang, sabi ni Kuis. Kuis Miguel. Aralin yung mga bibili nyo na token. So importante, maraming scam na mga coins. Kunin lang yung pera nyo tapos wala na yung devs, no? Mag-ingat na. So especially during this bull run, marami pa yan na magdadatingan. Good evening, Kuis, I got you. Baka naman po pahingin ng GCash. Uy, wala tayong ganyan nandito. Kuis Dick, nandito po kami para turuan po kayo kung paano mag-trade at posibleng kumita, no? So sa paraan ng ginagawa din namin kung paano kami kumikita ng pera, no? Pero hindi po natin ugali na magbigay, no? So ako, lumaki po ako sa Tough Love, no? So lalo na dun sa mentor ko kay Tito G, no? Tough Love ang binibigay sa akin yan. Wala pong babysit. Wala pong babysit, no? Kung karapat dapat akong murahin nung araw na yun, mumurahin po ako niyan. And it's a tough love na na-appreciate mo over time. Kasi magtatanda ka, madadala ka. Madadala ka. Diba? So that's the role of a kuya, no, of a mentor, no, para suwayin tayo. No, so wala po kaming ganyan dito. Gano'ng katagal na po kayo nagte-trade? I've been a trader sa stock market. Ang unang trade ko po, 2007, Aboitiz Power IPO. So, stocks yun. So, lugi po yun. And during the first months or years din ng pagte-trade ko sa stock market, kasi sinusubukan mong timingan yung market, no? So, aakyat na, bumababa pa, gusto mong bumili ng mababa ng mga stocks. Kasi buy low, sell high, no? Tapos maiinip ka, magbebenta ka, hahabulin mo yung lumilipad during that time, tapos bubuhusan ka na naman. No? So, that's the story of a newbie. No? So, I've been there. And sometimes, no, kahit na sa panahon ngayon, ay bumabalik pa rin tayo doon. No? So, hindi nawawala. I still make those silly mistakes from time to time. No? Pero, syempre, mas natuto na tayo na hindi na natin nilalagay lahat, no? Hindi na tayo all in. Dati all in tayo ng all in, no? And crypto siguro mga 2015 siguro, 2014 yan. So kasi bago pa lang yung coins noon, eh, nung nabasa ko sa dyaryo na nag-install ako, pero nagma-mine na ako ng Bitcoin that time. Ayun, no? So pero yung actively trading, yung Binance ko is, teka, nagte-trade na ako nun sa Coins Pro, pero yung Binance ko is only, okay, makikita. Sa P2P yun. Sa P2P. Ika lang ah. Parang may data ka. Profile. My Binance is 1,335 days old. Ayan. So, ewan ko kung ilang taon yun. 1,335 days old noon simula nung nag-trade ako sa Binance, pero nagte-trade na ako noon sa Coins Pro. So Bitcoin lang ang tinitrade ko. Kahit sa Binance noon, Bitcoin lang ang tinitrade ko, tapos hindi kami nag-futures. Recently lang kami nag-futures. Ngayon, wala yung anak. Ayun. Ano ba sisilipin natin?
gusto kong silipin. Sana pag nag-super dip, wag umabot sa bentahan ng atay. Di ba tumutubo naman yung atay? Ethereum, ito po yung sa Lucan, ha? 3-4 area. No, so, kung mapagbibigyan tayo, that's a trend line that we expect to hold. No, if not, teka, hanapan natin ng Fibre. Congrats sa mga nakapagbenta na, ha? Nakatipi na. Pwede lang natin yung Fibre. Mm-hmm. 3-3, 3-3-16. So hindi naman kalayuan, no? Hindi naman kalayuan dyan sa area na yan, dyan sa trend line. So about that area, 0.5 natin is 3-1, no? We have a support sa 3-2 area din. So marami naman mga support. Ito si Ethereum. Ito, tingnan nyo, hindi ko to tinatanggal. So ito is, this is our pre-halving dump, no? na Metro. Hindi pa rin natin tinatanggal. We'll see. No? So, if this happens, ayan, tandaan nyo yan. If this happens, that's an opportunity. Yung area ng 2-5 area. No? So, aggressive ka na dyan. Kasi, konting buwan na lang, parabolic na ulit tayo. No? So, pwede tayong nasa from that area. Let's say 2-4. Lipat tayo ng 4, 6, 8, 10, no? 1,000 Ethereum. Lalo na pag na-approve yung Ethereum ETFs, no? So this might be, kasi 'di ba meron tayong balita ng Ethereum ETFs, no? sa Hong Kong. If that's true, this might be people flashing out, yung mga whales flashing out, no? Pa-flash niya, magti-trigger 'yan ng mga liquidations, ng mga stop losses to create liquidity somewhere, no? Dito sa ilalim. Tapos tsaka uhugutin, no? So and lipad ng Lunes kung magkakatotoo yung Bitcoin and Ethereum ETF sa Hong Kong, because that's another money flow na papasok, no? Yung mga Chinese people, sabik din yan mag crypto kasi bawal, eh. No? Bawal na, so maraming funds din na papasok diyan sa Hong Kong, no? So tingnan niyo yan, i-monitor yan natin, no? So kasi baka sa umaga, kasi yung tawag dito, Asian session kay Tito G yun, sa umaga, no? So baka mag-develop yan sa oras ni Tito G, no? So bantayan nyo po yung balita na yan para updated kayo. Baka mamaya kasi that's the time na hatawin. Ito ay nagpa-flash lang ng weak hands. Nag-futures kayo? Yes, nag-futures tayo sa gold. Ayan, sa gold tayo nag-futures. Sa crypto, yes, nag-futures din tayo before, no? But right now, kasi yung market natin is pataas naman na, sa spot tayo. Nasa spot tayo ngayon, no? So buying low and selling high lang ginagawa natin sa crypto, then actively trading sa gold. And if you want to copy our trades, we're using managed bot. Nandyan po kami sa Xnest. Nandyan yung link sa description ng video natin. Pwede nyo rin ako i-message para mag-guide ko kayo. Alright! Ayun na muna mga kuya, mga tenga. Enjoy the weekend. So sabi ko nga dun sa VIP namin, I ordered a book na babasahin. Yung isa hindi pa dumadating, eh. Pero ito isa dumating na. Teka. Baka pagpapadun yung boxer na. Yan. So, ordered this book. Medyo makonti lang, manipis lang. Pang weekend. So continue lang ng pag-aaral, no? So di naman particularly in trading, self-development pwede, no? So about life, about something, no? If you want to learn tennis, you want to learn dragon boat, kahit ano gusto mong matutunan, do it over the weekend, no? Para yung Monday to Friday trade tayo. Alright, ayun muna mga kuya, mga teng, ha? Enjoy the weekend, spend time with the family, with your friends, with the Lord, with yourself. Ayan. At continue lang sa pag-improve ng ating skills as a trader. So backtesting yung mga ilang oras ng weekend you dedicate for backtesting, review your journal, yung mga sinulat mo nitong buong linggo. So pwede mo i-review yan.
If you're doing active trading sa crypto, you can do your shortlisting, no? So yung mga ite-trade mo for the next week, pwede mong gawin ng Sunday yan, no? Para medyo gumalaw na sila, malapit na ulit yung Lunes, no? So para meron ka mga listahan ng mga tokens na you'll be interested na ite-trade, hindi yung kung kailan Lunes, Martes, nagalawan na, tsaka ka palang papasok. Have a blessed weekend mga kuya, mga tank. Bye! Stay safe!